Hello po, gagawa naman tayo ngayon ng cupcake using cake mix po. Ito. So, 500 grams po yung ating cake mix. Gagawin natin cupcake kasi binigay lang ng kapitbahay para mabigyan natin. So, yung gatas po niyan ay ginawa ko po siyang half cup ng water at saka half cup ng milk. So, lagay na din po natin yung egg. One at a time lang po. And then, haluin natin siya. Pag nahalo na po natin lahat yung egg natin, sunod naman po natin ay oil. Yung oil po is 80 ml or 1/3 cup. Yung oil ko po ay vegetable oil. So, after po ng oil, lagay na rin po natin yung ating 1 tablespoon vanilla. And then, haluin po natin. Ngayon, lalagay na po natin yung ating cake mix powder. Yung cake mix po, pwede po naman kahit anong klase, basta ano po siya. Cake mix po. Ito po kasing ginamit ko is galing pa siya sa ibang bansa. Pero bigay lang po siya ng kapitbahay ko. Habang nilalagay yung natin yung cake mix, haluin din po natin siya. Unti-unti lang po yung paglagay ng powder. Yan, haluin natin siya. Haluin hanggang sa wala nang buo-buong powder. Ayan, okay na siya. So, ilagay naman natin siya sa cupcake liner. So, ito pong cupcake liner na ginamit ko is ang size niya ay 3 ounces. Pero mamaya gagamit po tayo ng mas maliit sa 3 ounces, yung 3/4 ounces para mas madami yung magawa natin. So, tatry ko lang po yung 3 ounces. Tapos, yung butter mixture nyo po, dapat ay hindi siya masyadong puno. Dapat, merong space kasi aalsa pa siya. So, pag umalsa siya, aapaw kapag puno na yung liner natin. At least 3/4 lang yung laman niya. Habang naglalagay po ako dyan ng butter mixture, pinainit ko na din po yung oven natin. Preheat po natin. Para mamaya, pag tapos na nating lagyan lahat yung liner, pwede na nating isa lang. And then, ang temperature po ng oven natin is
180 degrees Celsius po. Bibake natin siya for 20 to 25 minutes or hanggang sa maluto siya. Mag-toothpick test po tayo para malaman natin kung luto na yung ating cupcake. So, pag walang sumama, ibig sabihin luto na po yun. Pero pag merong sumama, hindi pa po yun luto. So, adjust nyo na lang po yung baking time nyo. Ayan. So, nilagyan ko po siya ng toppings. Ang toppings niya po is peanut at saka choco chips. Pwede din po kung anong available yung pang-toppings dyan. Since wala kasi akong icing, so nilagyan ko na lang siya ng toppings. So, ito naman yung maliliit po. Yung 3/4 ounce. So, mas madami siya kasi kapag yung maliliit. Kasi, kailangan maliliit para marami akong magawa. Kasi, bibigyan ko pa yung aking kapitbahay yung nagbigay ng cake mix ko. So, ganun din po siya. Dapat hindi rin siya puno. Para hindi siya umapaw. Mas marami yung magagawa natin na maliliit. Ang lalagay ko din pong toppings dito ay peanut. Yung choco chips po, kapag nilagay natin siyang toppings, lumulubog siya eh. Pero yung peanut naman, hindi naman po siya lumulubog. Although maganda din naman siya kapag lumubog kasi at least pag kinagat mo yung ano is, parang meron siyang palaman sa loob. So, yung temperature po niyan, same lang din po sa dun sa malaki kanina. 180 din po siya. Adjust nyo na lang po yung baking time nyo. Depende po kasi yan sa oven natin. Kasi minsan yung oven natin, hindi naman po yan magkakaparehas ng lalo na sa init ng oven. Yung iba may mas mabilis maluto, yung iba naman mas matagal. Tsaka dapat din ay gamay natin yung oven natin. Kasi pag di nyo gamay yung oven nyo, possible pwedeng masunog or mahilaw. Ayan. Ito yung peanut niya. Yung toppings niya, peanut. Yung peanut po ay inano ko lang po yan. Dinurog ko lang po siya. And then, before nyo durugin po is inano ko po siya. Pinarito ko po siya yung walang mantika. Tapos pag nag light brown na siya, yun, pwede na po siya. Pinarito ko kasi para ano siya, malutong kapag kinagat. Parang crunchy siya. So, pag at after po natin lagyan ng toppings, pwede na din po natin siyang isalang sa oven. So, ito na yung ating finished product. Ayan. Thank you for watching.